guys, welcome back to my channel. It's me, Andrea Gill. I'm Desalia from BSCU 1C. So for today's video, we're going to talk about physics for engineers. And in this video, I'm going to give an example regarding coefficient of restitution. So without further ado, let's get started. So here's our problem. A ball dropped on the floor from a height of 1.5 meter. Bounces back to a height of 0.85 meter. So what is the coefficient of restitution? So nagdraw na ako ng figure dito, as you can see. So let's say na ito yung ball. And then sabi nga, a ball drop on the floor. So nagdrop siya sa floor. Ang height is 1.5 meter and nagbounce back siya. Ito na siya. And yung height niya nung nagbounce back siya is equal to 0.85 meters. So let's say na yung ball is yung object 1 and yung floor is yung object 2 natin. So ngayon, since wala namang hindi gumalaw, nakatres lang yung floor nung nagdrop yung ball and also nung nagbounce back, ala siyang naging velocity. So we can say that velocity 2 is equal to v sub 2 prime. So, zero na sila. And yung formula natin for coefficient of restitution is equal to v sub 2 prime minus v sub 1 prime over v sub 1 minus v sub 2. So, since zero na yung v sub 2 natin and yung v sub 2 prime, so pwede na natin silang i-cancel dyan. And ang matitira na lang sa atin is yung negative v sub 1 prime over v sub 1. So paano na natin mahanap yung coefficient of restitution natin? So gagamitin natin yung formula from kinematics na v squared is equal to v sub o squared plus 2g and y minus y sub o. So yung y sub o na yan or yung mga y na yan, pwede na natin silang gawing h or yung height natin. So, ngayon, since dito, galing dito, a ball drop on the floor, walang velocity. So, yung initial velocity ng ball is equal to 0. So, pwede na natin tong alisin dyan. So, now, ang natira na lang sa atin is v squared is equal to 2g h. So, yung h nga kanina, sinasabi ko, pwede natin gawing h na lang tong y na to. So, 2gh na yan. So, nakikita natin na nakaswerd pa. So, pwede natin siyang e square root para matanggal yan. So, v now is equal to square root of 2gh. 2gh. So, ngayon, nakita natin na nag-drop yung ball. So, ibig sabihin, pababa siya. So, pag pababa, let's say na ito yung positive direction natin, yung pataas, and yung pababa is yung negative direction. So, magiging negative yan. So, magiging negative v sub i. Negative v sub i yan. So, ito na siya, guys. Ito pala yun, guys, ha. Ito yun. Yung v sub i natin. So, lagay lang natin siya sa ilalim. So, magiging negative v sub i. So, ito na siya. Square root of 2gh. Negative. Yan. So, ito naman. Para naman natin makukuha itong negative v sub i. Or v sub 1 prime. So, ulitin lang ulit natin yun. V squared is equal to 2gh. So, square root lang uli yan. So, makakansin na yung square dyan. So, magiging so, v is now equal to square root of 2gh prime. So, ito na siya, guys. Square root of 2g prime. Now, negative siya, diba? So, ilalagay natin yung negative
dito. Ngayon, ika-cancel natin. Pwede na nating ma-cancel yung negative sign and also yung 2g na yan. So, ang matitira na lang sa atin is yung square root of h prime over square root of h. So, ang h prime natin is equal to 0.85 meters. Ito yun, yung final. So, square root of 0.85 meter over square root of h natin na 1.5. So, ang coefficient of restitution natin by calculating the values is equal to 0.753. So, ito na siya guys. And wala pong unit ang coefficient of restitution. So, ayan na yung answer natin sa problem natin.